Welcome back mga kaibigan, at ang pag-uusapan natin sa bidyong ito ay ang 12 zodiac signs at kung ano ang kanilang mga ibig sabihin. Kung hindi mo pa alam ang zodiac sign mo, ay tapusin mo ang video na to dahil dito ay malalaman mo kung anong klase kang tao at kung bakit ka ganun. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klase ng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, isa na siguro sa pinakamadalas na tanungin sa isang tao ay ano ang zodiac sign mo? Minsan ay hindi natin alam ang ating isasagot dahil hindi tayo sigurado kung ano ang ating zodiac sign. Huwag kang mag-alala kaibigan dahil sa bidyong ito ay malalaman mo kung ano ang iyong zodiac sign at kung ano ang kanilang ibig sabihin. Pero bago yan ay talakayin muna natin kung ano nga ba ang zodiac sign. Ang zodiac sign ay nagbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa kung ano ang papel natin dito sa mundo. Sinasagot nito ang mga tanong sa iyong buhay, kagaya ng kung bakit ganito ang ugali mo. Bakit ka masiyahin, tamad, masipag, mainitin ang ulo, maingay, tahimik, at marami pang iba. Pero disclaimer lang mga kaibigan, ang zodiac signs pati na rin ang astrology ay isa lamang pseudoscience. Kapag sinabi nating pseudoscience, ito ay isang impormasyon na maaaring totoo at epektibo ngunit walang sapat na scientific explanation dahil nakabase ito sa paggalaw at posisyon ng mga bituin, buwan, araw at iba pang mga bagay sa kalawakan. Unang zodiac sign na ating pag-uusapan ay ang Aries. Ito yung mga taong pinanganak mula March 21 hanggang April 19. Ang mga Aries ay masipag at may mataas na energy para matapos kung anuman ang kanilang ginagawa. Mahilig silang maghanap ng mga bagong gawain sa kanilang buhay para sila ay mag-improve palalo. Mahilig sila sa mga kompetisyon o paligsahan dahil mas ginaganahan sila kung meron silang kalaban o kaagaw sa isang bagay. Madalas silang maging leader ng isang grupo at nagagampanan nila ito ng napakahusay. Ang mga negatibong katangian naman nila, sila ay agresibo, mainitin ang ulo at minsan makasarili. Pangalawa mga kaibigan ay ang Taurus. Ito yung mga taong pinanganak mula April 20 hanggang May 20. Ang mga Taurus ay maaasahan mo sa mga bagay-bagay o sa madaling salita, sila ay one call away kung ikaw ay may problema. Sila ay mapagkakatiwalaan at mahaba ang pasensya, kaya lang ang mga Taurus din ay matigas ang ulo at ayaw nila ng pabago-bago. Pabago-bago ng routine, tirahan, trabaho, at love life. Kaya kapag nagmahal ka ng isang Taurus, ay paniguradong kayo ay magtatagal o panghabang buhay na kung wala kayong magiging mga problema. Pangatlo mga kaibigan ay ang Gemini. Ito yung mga taong pinanganak mula May 21 hanggang June 20. Ang mga Gemini ay mahilig makisalamuha sa ibang tao at magaling silang makipagkaibigan. Sa madaling salita, sila ay friendly. Mahilig sila sa mga kwentuhan, chismis, at mas masaya sila kung meron silang kausap o kasama. Sila ay napakadaldal dahil hindi sila nauubusan ng mga sasabihin. Pang-apat mga kaibigan ay ang Cancer. Ito yung mga taong pinanganak mula June 21 hanggang July 22. Sila ay napaka-supportive at mapagmahal
Nagagawin ang lahat para maibigay kung anuman ang pangangailangan ng kanyang pamilya kahit wala nang matira sa kanya. Ang pinaka-importante sa mga cancer ay ang kanilang tahanan at pamilya kung saan nakakaramdam sila ng pagmamahal. Gusto nila na laging malinis ang kanilang bahay at mahilig silang bumili ng mga bagay-bagay para sa kanilang tahanan tulad ng furniture at halaman. Ang negatibong katangian naman nila, sila ay sumpungin. Panglima mga kaibigan ay ang Leo. Ito yung mga taong pinanganak mula July 23 hanggang August 22. Sila ay matapang, masiyahin at mapagbigay. Masaya silang kasama, ngunit may ugali sila na gusto nila ay nasa kanila lagi ang atensyon ng mga tao. Pang-anim mga kaibigan ay ang Virgo. Ito yung mga taong pinanganak mula August 23 hanggang September 22. Sila ay mapagpakumbaba, responsable at organisado. Sila yung tipo ng taong hindi makakalimot sa assignment. Magaling silang magpayo, matalas ang kanilang memorya at hindi sila nagdadalawang isip magbigay sa mga tao. Ang negatibong katangian naman nila, sila ay perfectionist at minsan malait. Pangpito mga kaibigan ay ang Libra. Ito yung mga taong pinanganak mula September 23 hanggang October 22. Ang mga Libra ay napakamadiskarte, malakas ang dating at mahusay silang makibagay o makipagkaibigan. Sila ay maalaga at mapagmahal at gusto nila na organisado ang mga bagay sa kanilang paligid. Nakakamangha ang mga prinsipyo nila sa buhay at masaya silang kasama. Ang negatibong katangian naman nila, sila ay impulsive o pabigla-bigla ng desisyon, agresibo at madaling maniwala sa mga bagay-bagay. Pangwalo mga kaibigan ay ang Scorpio. Ito yung mga taong pinanganak mula October 23 hanggang November 21. Unfortunately mga kaibigan, ang mga Scorpio ay laging hindi naiintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanila na dahilan para sila ay maging emosyonal. Mababaw lang ang luha ng mga to, pero kaya nilang tapusin ang isang malaking proyekto ng napakahusay. Sila ay madalas magsakripisyo at magpaubaya at gusto nilang maramdaman na sila ay minamahal. Ang negatibong katangian naman nila, sila ay madaling mapraning at magselos. Pangsiyam mga kaibigan ay ang Sagittarius. Ito yung mga taong pinanganak mula November 22 hanggang December 21. Ang mga Sagittarius ay pwede nating tawaging jack of all trades dahil magaling sila sa halos lahat ng bagay. Hindi sila ganun ka-focus sa isang gawain, ngunit kapag sinimulan na nilang gawin yun, ay kaya nila itong tapusin sa maikling oras dahil sa kanilang talino. Magaling silang pumili ng kaibigan at mahilig silang mamasyal. Kung gusto mong magjowa ng klingi ay maghanap ka ng Sagittarius dahil napaka-klingi ng mga yan. Ang negatibong katangian naman nila, sila ay malikot, matakaw, hindi mahilig magplano at minsan irresponsable. Pangsampu mga kaibigan ay ang Capricorn. Ito yung mga taong pinanganak mula December 22 hanggang January 19. Sila ay talentado, praktikal at magaling silang mag-budget ng pera. Ang mga Capricorn ay mahilig sarilihin ang kanilang mga problema at hindi nila ito ibinabahagi sa mga tao dahil ayaw nilang kinakaawaan sila. Ang negatibong katangian naman nila, sila ay madaling matakot at minsan mataas ang pride. Sunod mga kaibigan ay ang Aquarius. Ito yung mga taong pinanganak mula January 20 hanggang February 18. Sila ay matalino, palakaibigan at madaling maawa sa mga tao. Tahimik lang sila, pero sila ay matulungin sa mga nangangailangan lalong-lalo na kung meron silang extra.
Ito yung tipo ng tao na madaling utangan at minsan ay hindi niya na ipapabayad pa sa iyo. Ang negatibong katangian naman nila ay halos lahat ng tao sa paligid nila ay mabilis nilang pagkatiwalaan. Sunod at panghuli sa ating listahan, mga kaibigan, ay ang Pisces. Ito yung mga taong pinanganak mula February 19 hanggang March 20. Sila ay tapat, maawain, masunurin, mapagpakumbaba, at mapagkakatiwalaan. Maaasahan sila sa halos lahat ng bagay at napaka-generous o mapagbigay ng mga ito. Ang negatibong katangian naman nila ay madalas silang maawa sa kanilang sarili. Mga kaibigan, kung sakali mang nabanggit ko ng tama kung anong klase kang tao base sa kung ano ang iyong zodiac sign, ay huwag mo itong 100% na pagbasehan. Gaya nga ng sabi ko kanina, ito ay isang pseudoscience lamang dahil nakabase ito sa paggalaw ng mga bagay-bagay sa ating kalawakan at walang sapat na scientific explanation. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa astrology at sa zodiac signs? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Carlo Nanez, John Catalan, Corax18, Rimwell J. Paneda, Odi Razel Maralit, Nika Rose Lacanilaw, Brother Johannes at John Benedict Dino. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.